C6 Jogging Lane. Guys, nandito ako sa lugar na to. Bumalik ako dito kasi nga hinahanap ko yung nanay na naglibing sa akin ng papi dati. Kaya lang nagulat ako, parang dumami kasi yung mga nakatira, yung mga barong-barong. Ayan na po. Guys, nabanti tayo konti. Dito lahat. Guys, tinanong ko si nanay kung ilang pamilya sila lahat. Lima. Limang pamilya kayo. Oh guys, limang pamilya daw sila lahat. Meron na daw din pong mga vlogger na nagpunta sa kanila, nagalok ng tulong. Pero nanay, alam mo na po yung schedule nyo pa uwi. Wala pa, bukas pumunta ako ng tayo. Pinapunta ako ng tayo. Meron na daw pong nagabot sa kanila ng cash, pamasahe pa uwi ng probinsya, pero kulang pa po ng pocket money. Kasi may mga bata pa pong kasama si nanay. Yung government, nangako naman daw po sa kanya, pero wala pa silang schedule. Ngayon kasi, nalalapit na ang tag-ulan. So, ang bubong naman daw ni nanay, okay pa naman daw po. Tinanong ko nga siya kung saan sila kumukuha ng tubig. May kinukuhanan daw sila na para pang inom nila. Yung pangligo naman pang laba, may tumatambay kasi dito ng truck ng yelo. May tumatagas kasing tubig doon. So doon na lang sila nakikisahod. Dati kasi okay naman yung mo dati Para nadagdagan lang kayo, no? Noong una kong makilala si nanay, nag-iisa lang siya dyan. Kaya lang bumalik ako dito, dumami na sila. So sa araw-araw, si nanay, nagtitinda daw siya ng talbos ng kamote, kangkong. Tapos paminsan-minsan, sumasama siya dyan sa mga kapitbahay niya na nangangalakal. Yung iba naman daw dyan, nagtrabaho sa construction. Pero nadaan ako dito nung nakaraan sa lugar. Parang, nasana kaya si nanay dyan? Kasi nga, dito ka sa may karatula. Ano pangalan mo po ba? Kasi maligaw ako dito konti, maligaw ako dito minsan, tapos hanapin kita. Arkelina Torres Lago. Arkelina Torres Lago. Okay. Oo, dati kasi, ang alam ko, ikaw lang yung nandyan eh. Oo, yun diba yung mag-ibing kami ng aso? Oo. Okay, siya po kasi yung sinanay yung nag-ibing ng papi ko. So bukas aalis ka. Ayaw ko makaalis ka. So sana po makakarating po ito sa kinauukulan at mapadali po ang kanilang pag-uwi sa probinsya. Sila po ang iilan na halimbawa na matuto tayo magpasalamat sa mga biyayang pinagkaloob sa atin. Maliit man o malaki, nakakakain tayo ng masarap, nakakatulog sa malambot na higaan. Subalit nagrireklamo pa rin ang iilan na tila ba punong-puno sila ng kakulangan, salat na salat sa kasiyahan. Subalit kung inyong pagmasdan ang kanilang kalagayan, meron pa rin po palang mas nasasadlak sa kahirapan. Isa na dyan, si Nanay Lina, pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya nawawala ng pag-asa. Hanggang ngayon, punong-puno pa rin siya ng pag-asa na makakauwi siya sa kanilang probinsya. Sana, sa mga taong nangako sa kanya, is matulungan na siyang makauwi sa kanila. Dito po pala yan sa kahabaan ng C6 Taytay. Dito po yan sa may gawing jogging lane. At yan naman po yung mga kaharap nila. Ayan, puro motor spare parts po yan.